Ika-anim ng Hulyo, Lunes, ikalabing apat na linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Mateo. Habang nagsasalita si Jesus sa mga tao, lumapit sa kanya ang isang pangulo ng sinagoga at paluhod na sinabi, "Kamamatay nga lamang ng aking anak na babae, pero halika't ipatong ang iyong mga kamay at siya'y mabubuhay." Kaya tumayo si Jesus at sumama sa kanya, pati na ang kanyang mga alagad. Nilapitan naman siya mula sa likuran ng isang babaeng 12 taon nang dinudugo at hinipo nito ang laylayan ng damit ni Jesus. Sapagkat naisip niyang, "Kung mahihipo ko lamang ang laylayan ng kanyang damit, gagaling na ako." Lumingon naman si Jesus. Nakita niya siya at sinabi, "Lakasan mo ang iyong loob, anak ko. Pinagaling ka ng iyong pananalig." At gumaling ang babae sa sandaling iyon. Pagdating ni Jesus sa bahay ng pangulo, nakita niya ang mga tumutugtog ng plauta at ang maraming taong nagkakaingay. At sinabi niya, "Umalis kayo. Hindi patay ang dalagita, kundi tulog." Pinagtawanan nila siya. Ngunit pagkaalis ng mga tao, pumasok siya, hinawakan ang bata sa kamay at bumangon ito. Lumaganap ang balitang ito sa buong lupaing iyon. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pagsasadiwa. Hinawakan ni Jesus ang bata sa kamay at bumangon ito. May isang Amerikanong pari ang minsang dumalaw sa dating parokyang aking pinagsisilbihan na nagsabi na ang touch therapy ay ang pinakamahusay sa therapy sa buong mundo. Ang haplos na may kasamang pagmamahal at malasakit ay nakapagpapagaling ng maraming karamdaman. Ito raw ang tila nawawala na sa kultura ng maraming tao sa mundo ngayon, sa dahilang maging ang pamamaraan ng pakikipag-ugnayan ng tao sa kanyang kapwa ay nagiging impersonal, na bunga ng paggamit ng mga impersonal na bagay sa pakikipag-ugnayan. Sa mabuting balita, pinagaling ni Jesus ang 2 tauhang may karamdaman, hindi lamang sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang salita, kundi sa ginawa niyang pagpapahipo at paghipo sa mga taong ito. Sa pangyayaring ito, higit na naramdaman ng mga taong pinagaling ang kapangyarihang dumadaloy sa katawan ni Jesus. Mas lapat ito at hindi malayo sa ating karanasan. Sa paglapat ng katawan ng Diyos na nagkatawang tao at ng taong may karamdaman, mas higit na napadadaloy ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa taong alam niyang nangangailangan ng kanyang tulong at kapangyarihan. Ang ganitong pangyayari ay totoo rin sa ugnayan ng tao at sa kapwa niyang minamahal. Pagsasagawa. Kailan mo huling niyakap ang iyong mga mahal sa buhay? Sa paanong paraan mo ginagawang mas personal ang pakikipag-ugnayan mo sa iyong kapwa?